Good morning, guys! Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano gumagawa ng estima ng bibingka or poto cheese. Ganyan, kung wala kayong cup, pwede kayong mag-DIY sa bahay at saka ito yung gagawin nyo. Kawayan lang to, guys. Tapos hinahati ko lang siya kasi sobra lang siyang malaki kay maliit man lang yung gagawin ko. Tapos ito na pala yung natapos ko. Nakatapos na ako ng dalawa. Pwede na akong magluto. Yan. So, sa ginagawa ko nito, guys, 12 na pieces yung stick na ginagamit ko. Yan. So, kibale, 4-4-4. So, 12 siya lahat kay magiging ma-performance siya na triangle. So, yung nabubulol ako, guys. So, yung buong sukat niya, yung base pala ay 3.5 inches, tapos yung height niya 1 inches. So maliit lang talaga siya, guys. Kasya lang siya sa puto na yung tag 5, ganyan. Ganyan siya kalaki. So lalagyan mo to siya ng dahon ng saging kung magluluto ka, or depende yung meron yung sukatan din na binibinta sa mga mall, ganyan. Pwede pasok dito sa loob kung magluluto kayo. So, ito na. Apat-apat yung ginagawa ko. So, magkaharap to sila. Apat-apat. So, mapuform to siya ng 12 hot na stick. Ganyan. Madali lang siya, guys. Ganun lang. Ganito lang. So, matatapos mo lang to mga 2 minutes or 1 minute. Depende sa'yo kung magaling kang gumagawa ng ganito. So, mabilis lang talaga siya matapos, guys. Yan. Patapos na ako. Patapos na ako sa base niya. And then, mag-umpisa na naman tayo sa pagpatay. Yan, guys. So, nakita nyo, napuform siya ng triangle. So, magiging ganyan din siya. So, gumagamit ako ng kutsilyo para di siya mahirap itayo. Ikat siya natin, tapos ipantay siya natin sa green na circle. Ganyan. Ikat natin siya lahat, guys. Ganyan. Ganito lang. Tapos sa baba din, ikat din siya natin. Para malinis siya tingnan. Ganyan.
Diyos na. So guys, please don't forget to subscribe, like, comment, and share. Thank you for watching. Ito na yung finished product ko. Nakagawa ko ng 3.